Hello guys, it's me, Ira, and welcome back to my channel. Ayan, for today's video guys, paano ko nga ba nakuha ang aking 4,000 hours views? So, ayan, gusto ko sa inyo i-share. Pero bago yun, kung bago pa lang po kayo sa akin channel, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin po yung notification bell dyan sa baba para ma-update po kayo kapag nag-upload po ako ng panibagong video. So ayun guys, let's start. Ang topic natin ngayon at i-share ko sa inyo is kung paano ko nga ba nakuha ang aking 4,000 hours views in November ako nag-start. November, December, January, February, March. March stop na ako eh. So four months akong nag-upload ng video na dala-dalawa, halos sa isang araw o kaya isa. Tapos, March, April, May, June. So, by this June ay na-monetize ako. Kasi nakuha ko na yung, nauna kasi yung 1K subscriber. So, ang pinakahuli kong nakuha is 4,000 hours views. So, 8 months ko siyang nakuha guys. Pero walang upload yung mga 3 months to 4 months na yon. So, katulad kong baguhan at walang alam sa YouTube, walang alam sa pag-edit at saka kung ano-ano pa tungkol kay YouTube ay, paano ko nga ba nakuha yung ganong kahabang oras na panoorin ng tao yung aking video. So, ayun, ang naging technique ko lang dito guys is gumawa ng video. So, ayun lang guys talaga yung pinakakailangan importanteng gawin as baguhan na YouTuber. So, kasi bakit? Kasi as tayo na baguhan pa lang is hindi tayo sikat. Syempre. Tapos, hindi tayo agad din papanoorin ng mga tao. Kasi nga, hindi naman tayo kilala. So, kailangan, ang importante dyan, ang tips ko na lang guys is gumawa kayo ng video na mayroong matutunan yung viewers. Kasi kapag meron silang usually kasi sa YouTube is, yung sinesearch nila is paano, how, na ganun. Kung sa English naman, what, ganun. Ganun yung nagsisimula yung mga title na dapat na idea na i-share natin. So, kapag meron silang matutunan sa video natin, kahit hindi tayo sikat, is panonoorin nila yung video mo. So, ayun. Kasi nga tayo, di ba, kahit tayo manood tayo ng video, tapos, o kaya wala, mayroon tayong gustong malaman. Di ba, kay Google tayo napunta, o kaya kay YouTube. Tapos, yeah, i-search lang natin din how to ganito, how to make, kung ano-anong DIY, kunwari, na mga display, o ganun. Basta yung mayroong makuhang idea yung mga viewers is, kahit hindi kasikat, is panonoorin nila yung video. So, ayun, nakagawa ako guys in December, January, February, March, 3 months. Hanggang February ako gumawa ng video na tagdadalawa halos o kaya isang video sa isang araw. So, nagawa ako ng 160 na video at ang nakakatawa is may ilan doon na is mga 5 na medyo bumilis yung pagtaas ng views. So, yung isa kong video is umabot na ngayon, sa ngayon ha, as of the moment is meron na siyang 24,000 na views at ang sumunod is 11 to 12 na siya na views. Yung iba is 6,000, 5,000, 4,000. Mga ganun na yung mga views niya. Kaya nakuha agad yung 4,000 hours views kahit hindi naman ako ganun kagaling. At hindi naman ako hindi pa naman ako sikat na nakuha ko na yung ganun ka habang watch art. Kasi yung iba guys, actually, meron namang ginagawang paraan para makuha yung watch kay 4,000 hours views na yon. So yung iba nakukuha yon by pwede kasing bilhin. Meron kasing groups na magbabayad ka tapos parang ganun, magbabayad ka tapos ipi-play nila sa mga computer shop ata, ganun. I-play nila sa ganun.
Kaso nga lang, magbayad ka. Kunwari, 1K subscriber, kailangan magbayad ng 5,000 o ganun. Kung alam mo magkano yung ano, kasi hindi ko naman yung ginawa. Sabi ko nga guys, nag-focus ako kung saan mas papakinabahan mo talaga na matagal is yun ay yung paggawa ng video. Nasa ngayon ay kumikita na ng kahit paunti-unti. So, ayun. Meron naman na nakukuha yung watch hour na yon na 4,000 by just live streaming. So, yung iba nag-live stream tapos kailangan panoorin ng mga ilang tao. So, minsan sa 10 na viewers, mga kilala mo o kaya kamag-anak mo, kaya sa mga cellphone na meron sa inyo sa bahay, is nakakatulong na rin sa watch hour na kailangan natin. So, may mga ganun na akong na mga baguhan na na ginagawa yung mga ganong technique para makuha nila yung 4,000 hours na mas mabilis. Pero sa akin, hindi ko yun gaanong ginawa. Siguro nakapag-live lang ako ng mga 5 times tapos tagda 2 oras lang siguro yun. Medyo ano lang, medyo nakakatamad lang gawin. Kasi pa, syempre, pag konti yung viewers mo, medyo nakakawalang gana. So, ayun. Talagang nag-focus na lang ako sa paggawa ng video at sa pag-isip ng content na maaari kong i-share sa mga viewers. Naaring may makuha silang idea o kung ano man na maaari kong i-share sa kanila. So, ayun guys. Yun lang ang aking tips sa paano makuha mo yung mas mabilis yung 4,000 hours views mo. So, maaari mo yung nabanggit ko, maaari mong gawin. Pero mas maganda talaga yung gumawa ka na lang ng gumawa ng video kasi yun naman talaga yung makakatulong sa atin at mas matagal nating mapapakinabangan kasi tulad nga nung yung video, tulad ng video ni Sarah G na nag-trending, 'di ba? Matagal na yung ginawa yung dance video na yun, music video. Four years ago ata, pero nag-trending lang this year. So, ayun. May sabihin, may right time naman para sa lahat ng bagay. Tulad ng movie naman ni Alessandra De Rossi sa ni Paolo Contis. So, ayun. A year pa, parang ilang araw lang sa sinihan is inanoan agad siya tinanggal kasi nga wala halos na nanonood. So, pero gumawa sila ng panibagong technique kung paano maano yun. So, tina mo is nag-trending saka maraming nakarelate. At talagang iniyakan ng mga tao. So, yung mga video natin is may right time naman. Tulad ng video ko ni is yun nga, i-share ko lang guys. Yung pinanood ng tao na video ko is about sa pag-share ko ng kung paano, ano mga sintomas ng nakunan, saka ano yung dapat gawin ng mga ng nakunan. So, ayun guys, dahil nga nitong COVID, nitong lockdown is maraming nabuntis at dahil din siguro sa mga stress na naranasan nitong lockdown, halos walang makain, hindi makalabas, hindi makapagtrabaho yung tao, is maraming nagbuntis. So, ayun. Dahil sa stress, dahil sa mga mangyayari, maraming na-stress. Kaya, marami pong nakunan. So, kaya siguro, itong lockdown is pinanood yung video ko na yon. So, nakuha sila ng idea doon kung ano nga ba yung mga sintomas, ano yung mga pakiramdam, ano yung dapat gawin. Kaya napanood yung video na yon. So, sa ngayon, umabot na siya ng magda 25 o 20, magda 30 na, going to 30,000 na yung yung views ng video na yon sa ngayon. Kaso nga lang, pag share ko lang din, pag gantong, yung medyo masasela yung topic, wala siyang, kahit monetize ka na is, wala siyang ads. Nakalagay kasi doon sa yung dollar sign niya is yellow. So, pag piniplay ko siya kahit sa ibang poll, tinitry ko, wala siyang ads na lalabas. So, siguro hindi talaga siya hindi siya ni YouTube as na magkaroon ng kita.
Pero nakakatulong naman siya, guys, kasi dahil dun sa video ko na yon ay may mga nagsusubscribe sa akin at nakikilala yung aking channel kahit wala papasok na kita dahil sa video ko na yon. Ay naman siya, at least makikilala ako at pwede na akong subscribe. At pwede yung ibang video ko ay i-follow din nila at i-subscribe nila dahil na rin sa mga natutunan nila at nakuha nilang idea sa video ko. So, ayun. Meron din akong mayroon pa akong tatlong video na ganun din, wala ring ads. Ang topic naman doon din is yung panganak din, normal delivery. So, siguro iniisip ko nga. Tapos, 7 months na panganak. So, medyo masiselan siguro yung topic, kaya dahil doon, walang ads na pumapasok. At hindi siya, video siya na hindi talaga magkakaroon ng ads. So, dahil na rin siguro sa content. So, ayun guys, na-share ko lang sa inyo mga na to para magkaroon din po kayo ng idea. Lalo na tulad ko mga baguhan po sa pagbablog. Thank you for watching guys, at sana meron kayong natutunan. Hanggang sa muli. Oh,